Preno po yan, mahalaga yan. Alam naman po natin lahat yan. Pag preno, maaari kayong madisgrasya dyan. Mawala na kayo ng preno, mag-stock up preno ninyo, kumalso yan, maaaring mauwi sa disgrasya. So, wag na po natin hintayin na mauwi pa tayo sa ganun na sistema. So, palagyan po natin ipacheck. Ano? Magandang araw po. Meron akong share sa inyo kasi may nagpunta po rito sa amin na maingay daw po yung preno niya tapos gusto niya ipacheck. May dala siyang brake pads, brand new. Sabi ko, sir, check muna natin kung makapal pa o hindi. O manipis na, saka natin palitan. So, pag nung binuksan nga namin, ito po yung nakita namin. For awareness po to, ha, sa mga car owner, lahat po ito para sa inyo. So, doon po tayo sa sakyan. Ayan o, Suzuki APV. Ayan, ito po yung nakita namin ito, pagbukas namin. Kumalas na po yung brake shoe. Ito, mabuti na lang at malapit-lapit dito si sir. Kasi kung hindi, napalayo pa. Sigurado to, baka maaari tayo madisgrasya pag gaganito. Kasi, pwedeng kumalso to eh. Eh, pagbukas namin kanina, nakaganyan na yan o. Diba, nakaganito ito. Ayan, nakaganito na yan. Diyan na yung ano. Tapos, pagbukas niya ng drum, ito, nalaglag na. Tapos, wala na yung mga ano, nadurog na siguro. So, yun. Bibigyan ko po kayo ng, ano, ng mga tip, ano. Ito po mga preno natin. Dapat po yan, at least, every 10,000 kilometers or 6 months. Pero, depende po yan sa lugar ninyo. Kung halimbawa, yung lugar ninyo, ay bahain o lagi kayo nabababad sa baha, mas nire-recommend ako po at least every 5,000 kilometers. Ito, kasi yung brake shoe po natin, kagaya nito, nakadikit yan, di ba? Ayan, bakal na. Maaari po matanggal yan. Maaring ito kay sir, matagal na rin. Kasi pag gaganon, sobrang tagal na rin brake shoe. Kung halimbawa 10 taon, may posibilidad na talaga na ito ay mabakbak na. Tapos pag na-expose nga po kayo dun sa baha, syempre, lagi nakababad sa tubig yan. No? Possible na mawala rin yung dikit niyan at pwede makalas to. Okay, ganito. Tireman, paano ba namin malalaman kung manipis na yan? Meron bang paraan para malaman namin yung manipis na yan nang hindi namin binubuksan yung brake drum? Kasi brake drum po ito eh, hindi nakatago yan, nakaganyan yan sa loob niyan. Hindi nyo makikita yung lining niyan. So, usually oh, sa experience ko ah, madalas dalawang brake pads, isa nito. Kaya magpapalit na kayo ng dalawang beses doon sa front, isang beses nito. Or minsan naman kung mga veterano talaga na driver na, tatlong beses ka magpapalit doon sa front bago isa rito. Okay, kasi yung preno po natin o lining natin, depende din sa paggamit yan. Hindi rin tayo pwede magbase rin sa tinatakbo nyo by kilometers. Kasi kung mababad din talaga sa'yo sa preno, mas madali rin talaga ma-put-put dyan. Tapos, dito sa handbrake. Ayan. Pag tumataas yung ano nyo, yung handbrake ninyo, ibig sabihin, numinipis din yung lining ninyo. Eh, di ba yung standard nyo usually, ano nasa 4 hanggang 6, depende sa sakyan ninyo. Yung pitik nyan, tik, 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 tik. Yan, mabibilangin yan. Kung tumataas na tumataas, pacheck nyo na po yung brake shoe. Ikalawa, ito. Ayan, yung fluid. Ayan, ito, may sensor yan, ha. Ito po. Ito, kanina, pagtingin ko, di nakasalpak, eh. Sabi ko kay sir, ba't di kaya nakasalpak to, sir? Ay, ewan ko, sabi niya ni sir. Okay, sasalpak ko na lang. Dito po yung nakasalpak niya, no? Pag na-reach niya po yung minimum yan, pansin niyo minimum na oh. Dapat to, kung nagsalpak to, iilaw yung, ano, yung handbrake sign doon sa dashboard ninyo. Ibig sabihin nun, ipacheck na ninyo yung lining ninyo. Kasi pag bumaba yung fluid ninyo at matigas naman yung preno ninyo, hindi naman lumulubog, bumaba itong fluid na to, ibig sabihin, maaring manipis na yung lining ninyo. It's either brake pads or brake shoe. Kaya mahalaga na hindi
hindi tayo basta-basta nagdadagdag ng brake fluid dito. Kasi pag nagdagdag kayo dyan, mapapaliwala ako yung trabaho nito. Okay? O yun, so yung pag naka... Ayan, minimum na yan. Kung nakasalpak to kanina, nakailaw yun, sigurado. Pag tumakbo si sir, tapos, nakababa na yung handbrake, nakailaw pa rin yung sa may dashboard ninyo, yung handbrake sign. Ayan, pacheck nyo na yung brake fluid level ninyo. Ano na? Baba na. Ito kay sir, in-advise ko na to kay sir na ipa-ano, masinchap eh. Sa ganito po yan, pag bakal to bakal na, kakayurin nyo to. Ayan, ganyan mangyayari oh. Uka-uka na. Sabi ko, sir, kailangan po ipa-reservice po ito. Eh, sabi ni sir, magmamadali daw siya. Eh, wala na po akong magagawa ron. Pero dapat po talaga ito para service. Kasi pag hindi, ang mangyayari dyan, ito, iba hindi pantay yung kain yan. Tapos, maaring magkalamat-lamat yung lining ninyo. Dahil gawa ng hindi nga pantay, ilalapatan niya. Pag ginayod na po yan, ipa-reservice po ninyo, ha? Kasi hindi naman po din sa inyo na magaspang yan, makinis lapad yan, okay? So, ayun lang, para maging aware, at least po, lagi pong ipacheck yung, ano natin, ha? Brake lining. Kasi preno po yan, mahalaga yan, alam naman po natin lahat yan. Pag preno, maaari kayong madisgrasa dyan. Mawala na kayo ng preno, mag-stock up preno ninyo, kumalso yan, maaari mahuwi sa disgrasya. So, wag na po natin hintayin na mauwi pa tayo sa ganun na sistema. So palagihan po natin ipacheck ano so, sa mga trusted mechanic ninyo. Ayun. So yun lang. Yung mga brake shoe po, pacheck nyo na po ngayon, no. Salamat po sa mga sumusuporta sa akin at mag-ingat po tayong lahat. Okay.